Kaya ako nasa batay. Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Kapatid, magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Happy Wednesday po sa atin. Hallelujah. May kamusta po ang lahat sa atin? It's good to be back po from last week na hindi niyo po ako nakasama sa ating programa, mga kapatid. Amen. But today, salamat sa Panginoon for the opportunity na muling maging kabahagi po ng programang ito, mga kapatid. Amen. So, yan, share po natin ang ating video sa araw na ito, mga kapatid, ang ating programa na Master's Touch sa ating mga kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay, mga kapatid, sa ating mga pamilya na nangangailangan ng salita ng Panginoon sa araw na ito. Amen po. So, tayo po idadako sa ating pananalangin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah, Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan, O God, tunay kang dakila sa buhay ng bawat sa amin. Salamat, Panginoon, sa bagong araw na binigay mo sa amin. Ako saan, Panginoon, kami ay muli makakarinig ng iyong mga salita para sa ikalalakas ng aming mga pananampalataya at itatatag ng aming relasyon, Panginoon, sa inyo, O God. Hallelujah, God. Muli, dinadalangin namin, Panginoon, ang mayaman mong biyaya, ang patuloy na managana sa aming mga buhay, Panginoon, at sa aming pakikinig ng iyong mga salita. Muli mo kami, Panginoon, palakasin, encourage muli, O God, hallelujah, na magpatuloy sa aming paglakad sa inyong kalooban, O God, Jesus. Hallelujah, pagpalaan mo, Panginoon, ang aming programa na maabot nito, Panginoon, ng mga taong nangangailangan ng iyong mga salita, ng kailangan ng inyong encouragement, Panginoon, hallelujah. Ipagpalaan mo, Panginoon, hallelujah, ang bawat ginagamit mo, Panginoon, para sa programang ito, sa online Bible study ministry, Panginoon, maging kay Sir RV, Panginoon, hallelujah, na siyang aming tech support sa Kakampi online platform namin, O God, Jesus. Pagpalaan, Panginoon, ang aming putihing pastor na siya maghahayag ng iyong mga salita, hallelujah, bigyan niya po siya patuloy ng karunungan na nagmumula sa inyo, O God. Hallelujah, Jesus. And Lord, hallelujah, touch the hearts of everyone na makikinig. Hallelujah, at maabot namin, Panginoon, sa amang sulok ng mundo, God, ang mga taong nangangailangan ng iyong mga salita, O God, Jesus. Muli, Panginoon, sa inyong lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagsamba, in Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Ayan po, mga kapatid. Hallelujah. So muli, magandang umaga po sa ating lahat. Amen. At babatiin na po natin ang mga nag-birthday this week. Amen. Hallelujah. Ang babatiin ko lang, mga kapatid, yung mga lumipas na yung birthday ngayong week. Amen. Kasi sa Friday, meron pa naman tayong segment. So sa Friday na natin babatiin yung pa nating mag-birthday. So this week, mga kapatid, Sister Monique Magsalin, happy, happy birthday sa'yo. Ipagpalain ka pa ng ating Panginoon. And also, si Phoebe
anak po ni ano ni Ma'am Risa Diego. Happy happy birthday Phoebe. And ang managana ang biyaya ng Panginoon sa inyong mga kapatid. Hallelujah. Amen. So sa mga bagong pasok, bagong join mga kapatid, happy happy Wednesday sa inyo. Amen. Hallelujah. And plug natin mga kapatid ang ating church business. Alam naman po natin na meron tayong goal or meron tayong project this ang ating iglesia mga kapatid na tayo naglalayo na mabili natin yung lupa mga kapatid, makabitay ng lupa at makapagpatayo ng iglesia mga kapatid para sa kapurihan ng ating Panginoon. Amen. Kaya po nagkakaroon po tayo ng mga business ventures. Amen. At supportahan po natin ang ating business ventures. Sariyan po ang ating Shomai Jaira na 5 pesos pa rin hanggang ngayon mga kapatid per piece. Amen. Hallelujah. And one pack po niyan with 30 pieces ay 130 pesos lamang po mga kapatid. Amen. So sulit na sulit po yan mga kapatid. And paniguradong masarap yan. Hallelujah. Paborito po namin baunin yan mga kapatid pa ano kapag pupunta kami ng church at wala pa kaming kain, dyan kami dumadaan para kumain ng siomay mga kapatid sa ating tambayan. Amen. At nariyan din mga kapatid ang ating chili gyra na worth 100 pesos per bottle. Okay, masarap po yan i-partner sa ating siomay. Amen. At masarap din po yan na ihalo sa ating mga ibang pagkain mga kapatid, paniguradong gaganahan kayong kumain kapag kasama yan sa inyong hapagkainan mga kapatid. Amen. 100 pesos lamang po yan. And lahat po yan, gawa po yan ng ating mga kapatiran. Amen. Nariyan din po ang ating yummy gong na 80 pesos per bottle. Lahat po yan gawa ng kapatiran, kaya sigurado po tayong malinis sa pagkakagawa at sigurado masarap po yan mga kapatid. And kung gusto po natin maging reseller or distributor po ng mga produktong ito, contact niyo lamang po ang ating butihing Pastor Alvin Gumba. Amen. Para makapagbigay sa inyo ng deals para sa mga produktong ito mga kapatid. And also mga kapatid, nariyan din ang ating TMC Food House. Amen. Na located sa Miramontes Subdivision sa Shoulders Hill, Caloocan. Amen. So malapit lamang po yan sa church, kaya po nadadaanan talaga yan kung papunta ka ng church at hindi ka pa nakapag-breakfast or kung ano man, daan ka doon mga kapatid. Or gusto mong mag-merienda, daan ka rin doon. Amen. Nag-offer po tayo ng mga breakfast meals, mga silog meals mga kapatid, at meron din tayong mga ulam na ino-offer pagtanghali at hapon mga kapatid. Amen. At nariyan din po, meron po tayong Anli Lugaw hanggang ngayon 20 pesos pa rin mga kapatid. Amen. Anli Lugaw pa rin yan. At meron din po tayong Pares at Mami. At ngayon po nag-serve na rin po tayo ng mga burgers and footlong mga kapatid. Amen. At meron din po tayong mga merienda paghapon na pancakes at kung ano pa man mga kapatid. Amen. So supportahan po natin ang ating TMC Tambayan or Food House mga kapatid para po makalikom tayo ng pera or makalikom tayo ng funds para po sa ating church project na lupa at simbahan mga kapatid. Amen. A shout out sa masisipag nating mga cooks at mga tagabantay ng ating store. Bagamat busy sila mga kapatid, immense salamat sa patuloy niyong pagbibigay ng time para sa ating business, church business mga kapatid. Amen. At sa mga sandaling ito mga kapatid, tayo po ay makikinig ng muna ng isang mapapuring awit sa ating Panginoon. Amen. Sama-sama po tayo magpuri sa ating Panginoon habang nakikinig po sa awit ito.
Amen. There's no one like our God, mga kapatid. Amen. Hallelujah. At sa ating pagpapatuloy, mga kapatid, batiin ko lamang po yung mga nakita ko naka-online ngayong umaga. Nanay Ochi, salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa ating programa. Amen. Sister Marisa, ating masipag na Zone 6 Assistant Leader. Amen. Salamat po sa inyong pag-tune in. Sister CJ, amen, ang ating head sa ating online Bible study ministry, mga kapatid. Sister Diane, amen. Sister Rose Ruizan, good morning po sa inyo, mga kapatid. Good morning, Nanay Emily Beso. Amen. Masaya po tayo na magkakasama po tayo, amen, sa mga oras na ito para makinig ng salita ng Panginoon. Amen po. So don't forget po, mga kapatid, to subscribe to our YouTube channel. Amen. Tatak TMC channel. Nariyan po yan sa ating screen. And also, like us and follow us on Facebook. Touch Ministry Center UPC. Good morning, Sister Hannah Armingol. Thank you po for tuning in. Amen. At sa kung at sa ating pong kung gusto po natin sumuporta sa ating gawain, mga kapatid, through our offerings, pwede po tayo magbigay sa 0995-843-7149. Amen. Yung pwede padala sa GCash account po na yan, yung ating mga offerings na nais po nating maitulong sa gawain po ng ating Panginoon, mga kapatid. And also, you can send stars, mga kapatid, sa ating platform, ang Kakampi Online na platform, mga kapatid. You can send them stars. Amen. Para naman sila rin ay mabless, mga kapatid, sa programang ito. Amen po. So dito pagtatagal, mga kapatid, para pumabigyan natin ng mahabang oras ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Ibibigay na po natin ang pagkakataon na ito sa ating putihing pastor. God bless po, Pastor Alvin Tumba. Praise the Lord. Magandang araw po sa inyo lahat sa pangalan ng ating pong Panginoon. Tunay nga na ang Diyos ay mabuti. Nagpapasalamat tayo. Wow, ang ganda ng background to. Para kung nasa kagubatan. Praise the Lord. Okay. Hindi pala beach pala yung nakikita ko, no? Pero salamat sa Panginoon. Magkakulay yung ating suot sa kayong background, Mother Arby. Kaya okay lang na balik tayo sa church studio na lang natin para mas ika nga'y balance ang kulay. So, kamusta na kayo, mga kapatid? Thank you, Sister Hani, for our able host, mga kapatid. Nagpapasalamat tayo na tayo muli ay nakapagsahing papawid upang sa gayong paglingkuran po ang Diyos at pangalawa ang ating mga kababayan sa pamamagitan ng maka-Diyos na pag-aaral po ng mga salita ng ating Panginoon. So tayo po muna ay darako sa salita po ng ating pong dakilang Diyos na way ano man ang ating pangangailangan ay patuloy po nating maranasang katagpuin ng ating pong Panginoon. Praise the Lord. Well, alam niyo po, ipag-pray natin, ano, meron pong bagong virus na nagmula sa India. Okay. Salamat sa ating Panginoon. Alright. Nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon na itong mga nangyayaring ito ay lalong nagpapahigting ng ating paghahanda sa nalalapit ng pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos. So pray natin na huwag po itong makarating sa Pilipinas sapagkat ito po ay mas deadly pa sa COVID. At kumbaga kung ito'y makakarating ay matinding quarantine na naman ang gagawin natin para hindi po ito kumalat ng kumalat. So let's pray na ingatan tayo ng Diyos yung ating makababayang mapupunta sa mga bansang malapit yan o mismo sa India, and we pray that walang will ng Diyos bakit naglalabasan itong mga matitinding virus. Praise the Lord! 2 Corinthians chapter 5 verse 1 up to 10. Basahin po natin muna ang 2 Corinthians chapter 5 verse 1 up to 10, ito po ang sabi sa atin ng salita ng ating pong Panginoon. Praise the Lord. Verse 1 up to 10 ng 2 Corinthians chapter 5. Sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ito o tabernakulong ukong sa lupa, topic of our body, ay mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos. Bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Sapagkat tunay na sa ganito kami ay nagsisihibik na nangagnanasang mabilisan kami o mabihisan kami ng aming tahanan mula sa langit. Kung mabihisan nga kami niyaon ay hindi kami makasusumpungang hubad. Sapagkat tunay na kaming nanga sa tabernakulo nito ay nagsisihibik na nangabibigatan hindi sa ninanasa namin maging hubad
kundi ninanasa namin kami bihisan upang ang may kamatayan ay lamunin ng buhay. Ngayon ang gumawa sa amin ng bagay ding ito ay ang Diyos na nagbigay sa amin ng patotoo ng Espiritu. Kaya nga kami laging malakas ang loob at nalalaman namin samantalang kami ay nasa tahanan sa katawan ay wala kami sa harapan ng Panginoon. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Na malakas ang loob namin ang sabi ko at ibig pa nga namin ang mawala sa katawan at mapasatahan na nakasama ng Panginoon. Kaya't ang amin namang pinagsisikapan maging sa tahanan man o di man ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya. Verse 10, sabagat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Purihin ang ating pong Panginoon. So tayo muna ay manalangin na kilang Diyos, pagpalain niyo po ang aming mga tagapakinig. At sa oras na ito, kami po ay merong nakikita sa aming unahan, lalo po nagpapaiting ng aming pong paghahanda sa lalapit na pong pagbabalik mo, Diyos, sa aming panahon. Kaya nagpapasalamat kami, Diyos, minsan mo kami po ipaalalahanan. Minsan mo kami, O Diyos, ay kakausapin at salamat po sa iyong biyaya ngayong araw na aming pong idudulog sa iyo, aming pong ilalapit sa iyo, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong biyaya. Mahal na mahal ka na aming Panginoon. Sa iyo lamang ang papuri, sa iyo lamang ang pagsamba. Dakilang Diyos sa buhay, itong aming dalangin, Panginoon namin Jesus. Amen at amen. Purihin ang ating pong Panginoon. So again, salamat po sa lahat ng ating mga nag-join sa ating pong palatuntunan at ang aming dalangin, mga kapatid, ay patuloy tayong makinabang sa biyaya po ng Diyos na ating pong naranasan at ang pagpapala ng Diyos, mga kapatid, ay maranasan o ikakikumilos sa atin. Good morning, Sister. Nakita ko si Sister Len de la Cruz Salonga. Pagpalain kayo ng Panginoon, mga Sister Dayan and Sister Marjorie Salvador na yung bagang bigat yan po sa lugar ng Isabela. Praise the Lord. So salamat po sa inyo pong patuloy na pagtatabay at pagsuporta ng ating po palatuntunan. Purihin ang ating Diyos. Ngayong umaga, mga kapatid, ang ating pag-usapan ay pinamagatang The Christian Prospects. The Christian Prospect. Ano bang naiisip natin, mga kapatid, pag sinabing prospect? Diba? Pag sinabing prospect, diba, mga kapatid, yung possibility. Okay, ito, prospect ito. Maganda makausap natin si ganito. Mahilig ito sa usaping pangkabuhayan o mga business prospect natin yan na makasama natin. Praise God. Nais ko munang bigyan ng kahulugan ng word na prospect, mga kapatid, para maintindihan natin yung paggagamit nito sa ating lesson ngayong umaga. Again, ang ating mensahe ay pinamagatang The Christian Prospect. Amen. Pag sinabing prospect, mga kapatid, it means the possibility or likelihood of some future event occurring. Pag sinabing prospect, yung possibility o yung pangyayari na magaganap ay katulad ng ating iniisip or ating inaasahan. Kaya at mahalagang makaintindihan natin na tayong mga Kristiyano, meron tayong Christian prospect na yun ang inaasahan nating magaganap. Ah, dahil yun din po yung sinabi ng ating pong dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Ngayon, paano ba ginagamit ang prospect sa sentences para mas maintindihan natin? Praise the Lord. Halimbawa, mga kabarid, the prospect of becoming friends again gives me hope. O yung maging, yung halimbawa, nagkaroon kayo ng pagkakaunawa ng kaibigan at nag-effort kayong ma-restore. That is a prospect. Yan ay isang possibility to believe na muli kayong magiging magkaibigan. Ano pa? A consumer, a prospect is a consumer who I think could become a paying customer. It's another definition or use ng word na prospect. So yung nagtatanong, ano ba yung pagkain niyo dyan? Yan sa amin sa TMC Food House, madalas may nagtatanong muna ng pagkain. At pag nakapagtanong, saka sa mga pag-decide kung siya kakain ba siya o hindi. So yung isang bagay na kakaiba. Praise the Lord. So ang isang prospect, mga kapatid, ay ano pa? Isang nag-a-apply ng trabaho at ng in-interview, yung katangian na hinanap natin sa employee ay nasa kanya. So he or she is considered a prospect. Praise the name of the Lord. Kaya ngayon naiintindihan ninyo, pag sinabing prospect, yung possibility na may mangyari, mapili ka, mamili ka, at yan ay pare-parang ibig sabihin ng prospect. Praise the Lord. Isang inaasang pangyayari
na mangyayari sa ating pong punasa. Yan ang ibig sabihin ng prospect. Praise the Lord. Alam niyo po ba kung pag-usapan natin ang magiging kahinatnan ng mga di sumasampalataya sa Panginoon ay hindi maganda? Mga kabalid, the prospect of the unbeliever is a very solemn one. Ibig sabihin, mga kabalid, walang magandang kahinatnan pag ang tao ay mananatiling makasalanan at mananatili pong hindi sumasampalataya sa ating Panginoon. Sa Word of God, dalawa lang naman ang ibig sabihin ng unbelieving, sinner. Praise the Lord. Maraming sasabihin ng iba, Pastor, naniniwala naman, di ba yan sila? O nga, sa paniniwala nila, pero hindi sa paniniwalang ayon sa salita ng Diyos. Kaya kung may paniniwala kang hindi ayon sa salita ng Diyos, you are still an unbeliever. Because you don't believe the Word of God. You are believing what you want to believe. Kaya ang isang unbeliever ay isang tao na ang pinaniniwalaan niya yung kanya lang paniniwala at hindi yung paniniwala na nakaayon sa salita po ng ating pong Panginoon. Ang salita po ng ating Diyos, hallelujah, bagamat nagsasabi na meron pong hindi magandang prospect or kalalagyan ang mga di mananampalataya, purihin ang ating Panginoon, tayo namang mga Kristiyano na, tayo namang mga mananampalataya na, ay merong magandang kahinatnan, mga kapatid, sa pagdating ng ating pong dakilang Diyos. Kaya, tayong mga mananampalataya ay dapat pong magkaroon ng future o magkaroon po ng pagtingin sa ating pong hinaharap na merong palaging pag-asa sa biyaya po ng ating pong dakilang Diyos. Kaya malaga na sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, huwag pong mawawala yung focus natin kanina. When I woke up and then habang nag-devotion, my thoughts came to the word aim. Diba? How do you aim? Ilang thought na pumasok sa akin. So, totoo yun, mga kapatid, ano? Wala tayong problema sa target, wala tayong problema sa goal. Pero ang tanong, how do you aim? Paano mo natitiyak sa iyong sarili na yung pagdating mo o yung maabot mo yung iyong prospect o yung goal ay mangyayari? Mga kapatid, praise the name of the Lord. Mga anak ng Diyos, makikita po natin yung kitag na contrast ng unbelieving at saka ng mga saved o yung mga ligtas na, mga kapatid. Tingnan niyo po, mga anak ng Diyos. Sinasabi ng salita ng Panginoon, ang magiging kahinatnan or prospect ng mga unbeliever, they will go to the place of torment, hell. Ang impyerno po ang magiging pinakahuling hantungan ng mga hindi mananampalataya sa Panginoon. Kaya mahalagang maunawa natin, hindi po basta-basta na tayo po ay makasalanan at wala tayong ginagawa, ay hindi tayo tatanggap ng karampatang kaparusahan. Habang tayo namang mga tunay na anak ng Diyos, God has prepared us a mansion in His kingdom or sa heaven. Kung paano ang mga unbeliever, mga kabalit ay nagaantay at sila po mga anak ng Diyos ay dadalhin sa impyerno, ang mga ligtas naman ay dadalhin sa kanya pong presensya at doon sa kanyang kaharian. Sabi ko nga sa iyo, no, sa isang kwento, di ba, na share ko po sa inyo, na merong isang bagong Kristiyano na nagkaroon ng struggle sa paglilingkod sa Diyos, na parang namimiss niya yung kanyang buhay sa libutan, pero gusto niya pa rin manatili sa Panginoon. Then, lumitaw ang dalawang spirito, ang spirito ng Diyos, ang anghel, at ang spirito ng masama, ang diablo. Mga kapatid, sige, sabi niya, para hindi ka mahirapan, ipapakita namin sa iyo ang mga lugar na pupuntahan at ikaw ang magpasa, hindi kami magagalit. Sa isang kumpas ng kamay, parang ganyan, ay napunta siya, yung Kristiyano na yon sa langit, at ang una niya napansin, napakatahimik sa langit. Ako na, parang napakalungkot ito sa langit. May napakatahimik, pero bagay rito. And then mamaya-maya, sige, gusto mo mamakita ang impyerno, sige. Sa isang kumpasuli ng kanyang daliri, ay naroon na sila sa impyerno. At maya-maya, pagdating na doon, abay, kakaiba, parang disco. Merong strobe light na umiikot, makulay, merong mga demonyo na nag-i-entertain. Pagkatapos, ang mga tao doon, parang they appear to be happy, and then merong DJ na demonyo rin. At pagkatapos ay may musika, this. Diba parang ganun ang senaryo? Oh, parang masaya rito sa impyerno. Kaya lang, sa langit, maganda sana. Kaya lang, parang ang tahimik. Alam ko na kung saan ako pupunta. Nakapagbansa na ako. Gusto ko sa impyerno. Pagkumpas ng daliri ng impyerno, nakita na lang niya ang kanyang sarili. Nasa asupre, apoy at asupre, at nagsimulang masunog ang kanyang katawan. Ang sabi niya, bakit ganoon? Hindi ito yung nakita ko kanina. Ang nakita ko kanina, parang ang saya-saya. Sabi ng demonyo, hindi ka namin dinaya. Yung nakita mo kanina, promo. Diba mga kabalid, ano? Ito'y kwento lang, pero yun ang totoo.
when the world pictures sin, pag ang kasalanan o sanlibutan ay inilarawan o ang diablo inilarawan ng kasalanan, parang okay lang, parang masaya. Pero sa kabila ng saya na yon, ay hindi sasabihin na ikaw ay mawawalay sa Diyos, mawawalay ka sa masamaan mo sa buhay, and you will be tormented sa hell sa habang buhay. Forever, in all eternity, pahihirapan ka mga kapatid. Kaya hindi maganda ang prospect ng kalalagyan ng mga makasalanan. Diba rin sabihin nyo kami na tinatakot namin kayo, mas maganda nang matakot na kayo ngayon kaysa huli ng lahat, pero nandun na kayo sa dagat-dagatang apoy. Pinapaalalanan ko po, hindi maganda ang kalalagyan ng mga unbeliever. Hindi po magiging maganda ang kalalagyan ng mga backslider. Pag hindi kayo bumalik, mga kapatid, kayo po ay dadalhin at paparusahan doon sa place of torment. Nakakatakot yung mga sinisikil ang kanilang puso para maglingkod sa tunay na Panginoon. Sabi ko nga, mga kapatid, sige lang, magmatigas kayo. Pag dumating ang kaparusahan ng Diyos, walang tigas-tigas doon. Huli na ang lahat, kahit umiyak ka na, kahit umiyak ka ng tawad, huli na kaya, mga kapatid, if you are listening to the Message Touch program today, it is because God loves you. Ito'y dahil mahal ka ng Panginoon, ito'y dahil gusto ng Panginoon na ikaw ay makapaganda at makita mo ang iyong sarili sa harapan ng ating Panginoon. I tell you, there is hell. Bagamat ang ating mensahe will not focus on hell, I tell you, there is hell. Merong impyerno, mga kapatid, na kahinat na ng tao, kaya tayo ay pinapangaralan, tayo po ay pinaalalahanan, mga kapatid, upang sa gayon, tayo po ay hindi sumapit doon. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng harang ginawa ng Panginoon para hindi ka makarating doon. Nagdala siya ng mga mangangaral, nagdala siya ng mga taong nagmamalasakit sa iyo, pumatok sila sa pintuan. Tulad ngayon, ako nangangaral sa inyo ng salita ng Diyos, ito'y paraan ng Diyos para katukin tayo. Gusto niyang harangin, amen, ang iyong pagpunta sa kagagat-gagatang apoy. Kaya nga kung ikaw ay mahal mo ang iyong kaluluwa, ikaw ay dapat makinig sa salita ng Diyos at ikaw ay tumalikod sa ginagawa mong kasalanan. Purihin ang ating pong dakilang Diyos. Hallelujah. Good morning, Sister Caroline. Good morning, Sister Nerissa, Brother Eman, and Sister Lisa, and Sister Lani, and Sister Rosa. Pagpalaan po kayo ng ating pong Panginoon. Praise God! Ngayon, tinanagin ang sinasabi ng what is the Christian's prospect? Ano ba yung inaasahan natin at yun ang pinangako ng Diyos na siyang mararanasan natin sa ating buhay? Purihin ang Panginoon. Now, meron kayong dapat makita sa realidad ng paglilingkod sa Panginoon na habang tayo po ay nandito at namumuhay sa mundong ibabaw, we shall continually be surrounded by sin. Palagi po tayong merong pong possibility at temptation na magkasala, mga kabarid. At habang nandito pa rin tayo sa kalupaan, we shall experience, amen, trials and sufferings. Yan po ang realidad ng buhay ng tao because of the fallen nature of man o yung pagkakasala ng ating unang mga magulang. Ito ang meron sa mundo. Kaya nga mga kapatid, nasa atin talaga yung pag-iingat, pag-iling sa Diyos na huwag tayong mapunta sa ganung kalalagyan. Pero whether we like it or not, minsan at madalas, pinapayagan ng Diyos na dumaan po tayo sa mga trials at dumaan din sa mga paghihirap or suffering in the form of sickness, in the form of ang daming needs, wala tayong financial capability, ang hirap kaya, no? Ang daming babayaran, tapos wala kang pambayad. Amen. Dagdagan pa po yung suffering because of Christ, na tayo inuusig ng mga taong hindi nauunawaan yung paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya malagang maintindihan po natin, it is by the grace of God na nakakaya natin at nalalagpasan natin ang ganitong mga pagkakataon. Pero ako'y naniniwala, sabi ko nga, lahat ng trials, kapag ito po'y napagtagumpayan natin, amen, you will pass the test, you will pass the trials, then ang susunod, graduation. Ang susunod, pagpapala ng ating Panginoon. I have never seen Christians na na-overcome ng trials. Why? God has already promised in 1 Corinthians 10:13 na walang pagsubok na ibinigay ng Diyos na hindi natin kaya. Kaya kung dumaranas tayo ng pagsubok ngayon, na parang sabi mo, parang hindi ata ako nakapagpapahinga, parang hindi pa nga tapos yung isang trial, dumating na naman. Isa lang ibig sabihin, kasi nakita ng Diyos na lagi mong naipapasa ang trial sa iyong buhay. Alam niyo mga kabarit, sometimes God allows trials for us to be strong. God allows trials para ma-develop yung ating character. Sabi ko nga yung mga sanay sa hirap at yung hirap na overcome. Pag dumating ang matitinding mga bagay sa buhay, hindi na sila apektado.
Why? Sapagat mga anak ng Diyos, sila po ay ready na. Sanay na sila. Alam na nila, trained na silang mag-response sa kanila pong mga sitwasyon. Praise the Lord. Kaya tayong mga mananampalataya, meron tayong palaging glorious prospect. Palagi tayong merong magandang pananaw na pwedeng mangyari sa atin na naglilingkod sa Panginoon. Ipinapaalala ko sa lahat, mga kabarid, God promise, kung dadaan man tayo sa lilim ng kamatayan or the valley of death, God will be with us. Di ba gandang malaman yan? Pag dumaan tayo sa ganyang sitwasyon, alam natin kaagad na ang Diyos ay nakahandang samahan tayo at tayo po'y ilagpas doon. Sometimes God allows us na dumaan doon, pero kasama natin siya. Sometimes hindi tayo iniiwas ang Diyos sa trials. Hindi tayo iniiwas ang Diyos sa mga problema. Pero ito magandang balita. Kapag tayo po ay lumapit sa ating Panginoon, walang duda mga anak ng Diyos, sasamahan tayo ng ating Panginoon. Kaya we could never be alone. We should never feel alone sa mga trials ng buhay na meron tayo. Sapagat ang Diyos ay nangako, I will be with you even unto the end of the world. Kaya bakit ka matatakot? Bakit ka mangangamba kung alam mo na yung Diyos na pinaglilingkuran natin kailanman ay hindi tayo pinababayaan? O purihin. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! Glory to God! Kaya malagang maintindihan natin, mga anak ng Diyos, ang biyaya ng Panginoon ay sumasapat sa atin na lumalapit sa Panginoon. Basahin ko po ang 2 Corinthians 12:9. Dito mababasa natin yung sapat na biyaya ng ating Diyos. Sina niyo? 2 Corinthians 12 verse 9, sabi ng salita ng ating Panginoon, at siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang mananawa sa akin ang kapangyarihan ng Panginoon. Diba, bago po ito sinabi ni Pablo, mga kapatid, ay humingi kasi si Pablo ng makatlong beses about a thorn in the flesh in the Bible. Ang tawag doon ay thorn in the flesh. Marami pong theory ang mga teologian tukol dyan, either ito daw ay isang sakit. Pero hindi ko masabing sakit, mga kapatid, pero walang na-record, pero ito'y, pero mas naniniwala ko pwedeng ito yung demonyo na laging sumusunod sa kanya mga pagpapagal para sila. Pero ano man ito, pare-pareho ang effect. Nagsasuffer siya. Siya po ay natotorment, mga kapatid. Praise the Lord. Pero alam nyo, sabi niya, tatlong beses ko itong hiniling, tungkol dito, makaitlo akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Kaya kapatid, kung ikay nakikinig ngayong umaga, alam mong marami kang problema, ang dami kang trials, at buhay ka pa. At araw-araw nakakagisiga, it is a sign that God's grace is sufficient for you. Kung nakayanan mo isang linggong walang masyadong budget, walang masyadong pananalapi, you can survive by the grace of God. You will be sustained by the Lord. At itong matindi, sa panahon ng kahinaan mo, doon mo nakikita ang kapangyarihan ng Diyos. Praise the Lord. Kumbaga, mga kapatid, yung lakas mo na pangtao na ubos na, doon mo makikita yung kapangyarihan ng Diyos. Amen. Na o-overshadow sa iyo. Kaya nagtataka, paano ko kaya nakaya yung isang buwang kapaguran? Paano ko kaya nakaya yung isang linggong battle? At babalik tayo, it is because of the grace, the sufficient grace of God. Kaya kung tayo po'y nakikinig ngayong umaga, mga kabarid, at marami kang pinagdaraanan, isa lang ibig sabihin yan, ikaw ay nakaranas ng sufficient grace ng ating pong Panginoon. Kaya kung tayo po'y nasa kalagitnaan ng mga pagsubok, suffering, amen, let the grace of God, amen, take its effect. Yan ang bagay na huwag mawawala na prospect ng Kristiyano. Kapag may pagsubok, andyan ang Diyos. Kapag may kahirapan, andyan ang Diyos. At pag naipasa natin ang lahat ng kapagsubukan, amen, reward will come. Blessings will come. Promotions will come. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay nagpauna sa atin ng ilan sa mga bagay na atin pong inaasang mananagumpay na po tayo. Alright? So, mga testing, mga trials, suffering, may maganda tayong prospect, we will be overcomers. Praise the Lord. So ngayon, simulan na po natin, mga kapatid, ganito po yung mahaba-haba. Meron pong 7 prospect or possible na event na mangyayari sa ating unahan, sa mga parang, are you ready? Number 1, the Christian looks forward to the return of the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Isa po yan sa dakilang pag-asa
nating lahat, mga kabarin, and that is the coming of our Lord Jesus Christ. Yung bang hindi mo nga alam kung kailan siya darating, it brings you, sir, excitement. Diba? Minsan may mga umuwing OFW na hindi nila sinasabi kung kailan sila uwi to surprise their loved ones. Ilang beses na po ako nakapanood ng mga MyReel, mga YouTube, amen, na yung anak nila, lalo ka katatapos lamang nga po ng pandemic, ay umuwi ng biglaan para surprise ang kanilang magulang. Halimbawa, nagbe-birthday, nagbe-wedding anniversary. Amen. Pagkatapos, nagdi-disguise sila, either waiter sila, o ano mga at kanilang lugar na pagdadausan. And look at the happiness of their parents or their loved ones nang makita nilang umuwi na po ang kanilang anak. How much more tayo? Sabik na tayong makita ang ating pong dakilang Diyos. Sabik na tayong matunghayan ang nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon. At katulad ng ating sinabi, dalawang bagay ang dapat nating makita. Na merong dalawang maliligayang mga tao o mga types of people that are happy when Jesus will return. Number one, yung mga dead in Christ. Yung mga namatay kay Kristo na nasa Abraham's bosom, they will be resurrected back with a new body and then dadalhin tayo sa langit. Pangalawa, yung mga nanatili, yung mga nagpatuloy na Kristiyano sa kabila ng maraming trials, maraming mahirap, maraming persecution, that this second type of believers, sila po, mga kabalit, ay kukunin din naman sabay-sabay tayong akit sa langit. Mga kabalit, the number one prospect that all believers should be excited, mga kapatid, ay ang pagparito ng ating pong dakilang Diyos. Malaga po itong maintindihan po natin na malaki pong mangyayari kapag siya po ay muling bumalik. The coming of the Lord should bring us great hope. Ang pagbabalik ng Panginoon ay dapat magdala sa atin ng grabing pag-asa sa ating lahat. Basahin ko po, mga kapatid, ang sinasabi ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 18. 1 Thessalonians chapter 4 verse number 18, ganito po ang sabi sa atin ng Biblia. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. The truth or the prospect of the Lord coming very soon is what we call a comforting hope. Nagbibigay, mga kapatid, ng aliw yung ating malaman na ang Panginoon ay babalik na. Ano pa, mga kabarid? Sa 1 John 3:3, 1 John chapter 3 verse 3, ito naman ang dulot na mabuti ng pagbabalik ng ating pong Panginoong Diyos. At sino mang mayroon, ito po, 1 John 3:3, at sino mang mayroon ng pag-asang ito sa Kanya, ay naglilinis sa kanyang sarili gaya naman niyang malinis. Yung alam mo na dadating ang Panginoon, lalo mong iingatan ang buhay mo. And because Jesus will come anytime, wala pong timetable, wala pong date, kailangan araw-araw ready ka. Kaya mga kapatid, magandang ugali bago matulog, magpatawad tayo, mingitan ng tawad sa Diyos for us to be prepared. Mali natin habang natutulog ka ng rapture. Diba? Ang ganda. Ano yun? Isang bagay pong sasabihin ko sa inyo. When the trumpet sounds, ang makakarinig lang ng pagtunog ng trumpeta yung mararapture. Hindi po lahat. Maririnig ito ng mga patay kay Kristo at maririnig ito ng mga buhay at nanatili. Hindi ito maririnig ng mga unbeliever. Hindi ito maririnig ng mga sinner. Hindi ito maririnig ng mga backslider. Kasi nga, hindi na, wala na silang spiritual awareness. Tayong mga Kristiyano, maririnig natin ang pagtunog ng trumpeta. And when the trumpet sounds, boom, the dead in Christ will rise first. Bibigyan sila ng bagong katawan. Tayo namang mga buhay na natili sa Panginoon. Ayon dito, mga kapatid, ang taong may pag-asa nito patungkol sa kanyang pagbabalik ay naglilinis sa kanyang sarili gaya naman niyang malinis na. Kumbaga, kahit sa isip niya malinis na siya o banal na siya, lalo pa siyang nagpapakabanal at nagpapakalinis. So every day we should make it a point. Kailangan matiyak natin na tayo po'y namumuhay na ng matuwid. Dapat nga at this time, we are very careful on our spiritual standing sa Lord. Mga kabarid, lahat ng paraan para tayo po'y italikod sa Diyos, gagawin ng Diablo. Dapat at this time, huwag na tayong mahulog sa mga kasalanang ginagawa lamang ng hindi kilala ang Panginoon.
Iwasan na po natin ang mga pagkakahulog sa mga kasalanan, mga kabarid, na siyang maghihiwalay sa atin at dadalhin tayo sa eternidad. Matandaan niyo ito, mga kabarid, hindi maghinawang ang Diyos na tayo po'y itapon sa impyerno kapag tayo po'y magbabackslide. Hindi maghihinawang Diyos na tayo parusaan sa impyerno kapag tayo po ay namumuhay pa rin sa kasalanan. God gave us not grace, sabi ng Romans 6, verse 1. Tayo ba'y magpapatuloy sa kasalanan para ang biyaya ng Diyos ay managana? Hindi po ganun ang inaasahan dapat ng Diyos sa atin. Kaya napakahalaga sa ating mga Kristiyano na lahat ng pag-iingat pagdating sa kasalanan, huwag na po natin maranasan. Sabi ng Titus chapter 2, verse 13. Titus chapter 2, verse number 13. Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. So maliwanag, mga kapatid, sa salita ng ating pong dakilang Diyos na itong pagdating ng Panginoon ay nagdadala ng mapagpalang pag-asa. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, pagdating ng pagbabalik ng Panginoon, dalawa po ang iiyak. Yes, sa unang araw may iiyak muna. And after that, papawiin na ng Panginoon ating mga luma. May mga iiyak sa langit sapagkat sa isip niya, sa isipan nila, hindi sila malalangit. Pero dahil po sila po yung nagpakumbaba, nagsisi, nakapasok sila sa langit. So yun ang unang iyak, nakapasok ka sa langit dahil sa biyaya ng Diyos. Alam mo kung anong relasyon mo sa Panginoon eh, mga kapatid. Alam niyo yung parable tungkol doon sa mga inupahan. Makikita niyo, it doesn't matter kung one day ka nag-repent. Kahit nga ilang oras lang. If you really repented of your sin. Basta baptize ka, basta ka-filled ka ng Holy Ghost, nag-backslide ka. Kahit ilang segundo lang, nagpakumbaba ka, then you can be raptured anytime. Kaya nga, bilis-bilisan na natin ang pagbabalik yung. Bilis-bilisan na natin ang pagsisisi. Why? Because when the trumpet sound, ang bilis lang, wala na tayo rito. Hallelujah. So the coming of the Lord is a blessed hope. Kaya again, ang prospect ng bawat Kristiyano is the return of our Lord Jesus Christ. Pangalawa, ang pagbabalik ng ating Panginoon ay isa na namang prospect because God will reign. Ang Diyos ay mag-aari na dapat ay dati na po niyang ginawa nung panahon pa lamang ni Hebatadan. Sabi ko nga sa inyo, no? Nung panahon ni Hebatadan, kung ang tao lang sana ay nanatili sa layunin ng ating Panginoon, abay ang mga anak ng Diyos ay walang gagawin kundi maglingkod na lamang. Wala tayong bubungkaling lupa. Pero kakain tayo. At yung pinagpitasan na putas o na puno, pagbalik mo, may bunga na naman. Because God is the farmer. God is the husbandman. Mga kabalik, praise the Lord. Magkakaroon ng dakilang mga pagbabago pag dumating ang ating pong dakilang Diyos. Sabi ko nga sa inyo, sa physical lang tayo nahihirapan. Pero sa spiritual, buong-buo ang ating pong katawan. Praise the Lord. Kaya pagdating ng ating Panginoon, lahat ng may karamdaman, lahat ng may mga discomfort sa katawan, God will return our bodies sa kanyang original na kalalagyan. Isang katawang hindi nagkakasakit. Isang katawan na walang putol. Kung tayo po'y naoperahan, tayo po'y naputulan ng body ng katawan, natanggalan ng mahalagang vital organs sa loob ng ating katawan, everything will be returned. Lahat siya na ibabalik po ng ating pong dakilang Diyos. Praise the name of the Lord. Kaya napakaganda itong pangyayari nito. Our Christian prospect is when God returns and changes our bodies. Now ito na. The Christian looks forward to the reunion with and the recognition of our loved ones. Mapalad ang mga pamilyang pare-parehong Kristiyano na naglilingkod. Because someday we will have a great reunion doon sa piling ng ating pong dakilang Diyos. Kaya mapalad ang buong pamilyang naglilingkod na sa Panginoon. At kung mamatay man, ang sino man sa atin, ay magkikita-kita po tayo doon sa langit. Kaya sa ating Kristiyano, wala po tayong goodbyes, meron lang goodnight. Sa Christian life, wala pong goodbyes. Ang lahat ay goodnight. Why? Sandali lang tayo hindi magkikita. But when we wake up in the glory time, tayo po ay makakasama na ng ating mga. Ano yung hirap? Diba? It's not easy to lose a loved one. Ako, wala na yung tatay ko, ang nanay ko, wala na rin. But I thank God, before they come, sila po'y nakakilala,
na sa Panginoon. Kaya alam ko, pagdating doon sa langit, makikita ko tatay ko at nanay ko. Amen. Alam nyo, sa Bible, makikita po natin, pagdating sa langit, may memories pa rin tayo. Kung ano yung previous life natin sa lupa, at kung ano tayo doon sa ating kapatid. Sa langit, hindi na po tayo mag-asawa. Sa langit, hindi na po tayo magkapatid. Sa laman, pero tayo po'y pare-parehong lingkod na po ng ating dakilang Diyos. But still, we will remember who we are sa ating dating buhay sa lupang ito. Amen. Lahat tayo nananabik. Namimiss natin ang ating mga namayapang mahal sa buhay. But still, mga kabalik, magkaroon tayo ng pag-asa. Makikita po natin yung ating mahal sa buhay doon. Yung nga lang, kung hindi mananampalataya ang ating mga mahal sa buhay, alam natin, hindi na natin sila tuloy ang makikita. They will be foreverly, hallelujah, tormented doon sa hell o sa dagat-dagatang apoy. Maliwanag po sa salita ng Diyos na makikita at makikilala natin ang ating mga namayapang mahal sa buhay pag nagsama-sama tayo sa rapture. Let's read 1 Corinthians 13:12. 1 Corinthians 13:12. Pakinggan niyo po ang sabi ng salita ng Diyos. Praise the Lord. Sabi ng 13:12 ng 1 Corinthians, sapagkat ngayon malabo tayong nakakakita sa isang salamin, ngunit pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan. Ngayon nakikilala ko ng bahagya, ngunit pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman ng pagkakilala sa akin. So pagdating natin sa presensya ng Diyos, may memories pa rin tayo ng buhay natin dati. It will not be erased. Alright? Sa pagbabalik ng ating Panginoon, makikita natin ang mga loved ones natin. Ano pa po? Philippians 3:21. Philippians 3:21, ganito po ang sabi sa atin ng banal na kasulatan. Hallelujah! Na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa paggawa na maipagkaloob niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. So siya po ang magbabago ng katawan. Pero hindi sinabi magbabago ng isipan. So our memories and our thoughts will linger. Ay maalala mo yung mga mahal mo sa buhay, maalala mo yung mga kapatid mo kay Kristo. Ako as pastor, maalala ko kayo na inalagaan ko ng matagal na panahon. Diba? Pero ang maganda lang, wala natin, yung alaala natin will not bring pain anymore because you are now in a place na kung saan ikaw ay paliligayahin ng Panginoon. Well, yun yung part na aking gustong ganap na maranasan. Yung sa piling ba ng Panginoon? Na kahit maalala mo yung mga pangit na nangyari sa buhay mo, wala kang lungkot, hindi ka manginginig dahil maalala mo yung trauma. No. But when you're in the kingdom of heaven, nandun na tayo sa kariyan ng langit, mga kapatid, walang pain, walang painful thoughts ang muli nating mararanasan. Maalala, pero wala na yung pain. Wala na yung iyak. Wala na ilungkot. Pangapat, the Christian looks forward to a future but of unclouded rejoicing. Ayon sa salita ng Diyos, pag nandun na tayo, walang duda, araw-araw for all eternity na tayo ay magiging maligaya. Maligaya at masaya. Sa ngayon, dito sa lupang ibabaw, maganda tayo dahil nandito pa tayo. Dito mararanasan lagi natin ang sorrow, disappointment. Iiyak tayo from time to time. May separation magaganap, may sickness at even death. Pero sabi ko nga, hindi yan ang buhay na tinalaga ng Diyos para sa atin. Lahat yan malalagpasan natin. Pag nakapasok na tayo sa langit, all these things will pass away. And there, ang ating mga luha ay papawiin ng Panginoon. Basahin natin ang Revelation 21:4. Revelation 21 verse 4, sabi ng Biblia ganito. At papahirin niya, talking about God, ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o pananambitan man, o ng hirap man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Wow! Sabi ko nga sa inyo, unang araw natin sa langit, iiyak pa tayo. Iiyak pa tayo. Pero after that, the first day, God will wipe out. Artist. Ibang ganda ng senaryo yun, no? Na yung ibang tao ang nagpapahin. Parang isang nanay na pinapatahan ng kanyang anak. O tahan na, dito na si Lana. O tahan na, dito na si Daddy.
Mga kapatid, dito sa mundo, maraming iyakan, maraming kalungkutan, maraming disappointment. Pero sa piling ng Diyos, lahat yung tatanggalin ng Panginoon. Kaya, why sin? Bakit ka magkakasala? Kung dito pa lang sa physical na buhay, magdudusa ka. Tapos sa kabilang buhay, tuloy-tuloy. Kaya, it's not worth it. Di bali ng pagtawanan tayo dahil hindi tayo gumagawa ng kasalanan o umiiwas tayo sa kasalanan. Basta habang buhay naman natin kasama ang Panginoon. Kaysa malaya nga natin nagagawa ang ating kasalanan, ang ating gusto. Pero habang buhay naman tayong may hiwalay sa Panginoon. O ang bilis ng oras, mga kapatid. Hallelujah! Pero alam niyo kung ano talaga ang magpapasaya sa atin. Now, sa aming mga mananampalataya, sa aming mga pastor, merong kagalakang na hindi po kayang bayaran ng anumang pera. And that is the joy of seeing you in the presence of the Lord. Pasahin ko po ang 1 Thessalonians chapter 2 verse 9. Alam niyo, walang pastor na mayroon pong tupang mawala. Walang pastor na gusto niya na yung tupa pinagkatiwala sa kanya mabackslide. Kaya nga grabing effort ng church para ipagpray tayo. Dalawin tayo, paalalaanan tayo kahit masakit. Dahil ayaw ng Diyos, magkawalay tayo pagdating doon sa laki. Kaya ang pinakakagalakan ng pastor, if God gave me 200 plus saints na ikaw nga po bantayan at i-feed, I hope pagdating sa langit, 200 plus pa rin kayo. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng 1 Thessalonians 2.19. Sapagkat ano ang aming pag-asa o katuwaan o putong na ipinagmamapuri, hindi baga kayo rin sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagparito. That is leaders, mentors. Ito ang ating kagalakan na yung inaalagaan natin, tinuturuan natin pagdating ng rapture, kasama natin sila sa langit. Wala nang greater reward ang magpapasaya sa atin kundi ang makita na ito ay totoong nangyayari. Obisyon natin ng konti. Panglima, the Christian looks forward to receiving a reward. Ah, grabe, pili ka lang. Gusto mo ng crowns? Mga kapatid, tuloy natin ito bukas sa ating mentoring ng 9 o'clock. Wala tayong time. Pero ang grabing rewards. Sabi ko nga sa iyo, kung isipin mo yung daming gatipala ng Diyos, okay nang mag-suffer. Okay nang umiwas sa kasalanan. Pagdating ng ating Panginoon, the Christian looks forward to accept new responsibilities. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, lahat ng ating pagpapagal may karampatang reward. At yung iba, makakaranas tumabi mismo sa kanan ng Diyos. Wow! How does God will do it? Sa dami ng believer, malay ko. Malay natin, sa isang dulang, kaya pong magkasya ang 12. Hindi natin alam. Pero ang mahalaga, sinasabi ko sa iyo, pagdating sa langit, may bago tayong gagawin. Pagbaba ng langit, the 1,000 millennial reign of Christ, tayo po'y maghahari kasama ng pagkaya. Mga pati, huwag natin pagpalit ang kaligtasan sa pansamantalang kaligayan. Yan po ang gustong ilarawan ng kaaway, yung maging masaya ang feeling mo, ang sarap ng pakiramdam mo, pero hindi pinapakita ng Diablo kapalit yung kasalanan, ng kasalanan ginawa natin. Mawawala. Kaya di baling wala na tayong layang gawin ng kasalanan, basta sigurado, kapiling tayo o kapiling natin ang ating dakila. Purihin ang ating pong Panginoon. Palapagan ng Diyos. Purihin ang ating pong Panginoon. Again, ito pong prospect na to na ating pinag-uusapan ngayong umaga. Naway, ito ang mag-drive sa atin para lalong magpakabanal, para lalong magpakasikap. And yes, kapag dumating ang sufferings, trials, kakapusan, remember the promise of God, my grace is sufficient for you. Tiisin mo yan, malalagpasan mo yan. Hindi laging may problema. Hindi pa laging may iyak. Maraming panahon ng pagtatagumpay. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po sama-samang manalangin. Sa oras na ito, tayo lumapit sa ating dakilang Diyos at maranasan natin ang kanyang dakilang biyaya sa oras na ito. Panginoon, nagpapasalamat kami sa pagkakataon muling binigay mo sa amin para maapaalalahanan that in our life, sa aming buhay Kristiyano, ay meron na pong mga prospective events na magaganap sa aming buhay. Kaya salamat po na ito'y mangyayari sa pagbabalik mo. Kaya Lord, ingatan niyo po kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng desire to live holy, to please you, God. Na huwag namin paligayahin lang ang aming sariling kagustuhan. Help us, O God, to walk according to your path of righteousness. And tonight, O God, dinadalangin ko po
Amen. Ang lahat ng aming mga tagapakinig, pagpalaan niyo po Diyos ang kanilang buhay. Ano man ang kanilang mga pinagdadaanan, suffering, sakit, problema, kakapusan, Lord, abutin mo po sila, Panginoon. Lord, amay may mga ubo, sipon, trangkaso, God, right now, Lord, pati sore eyes, COVID, at itong bago, yung nipa, Father, touch them today and let them experience your power. Ngayon din, O Diyos, dinadalangin ko, Panginoon, ang mga may mga cancer, may mga buko, Lord, let them experience your power, dear God. Mangusap ka, Panginoon. Dalhin mo kami sa landas, Panginoon, ng pagkakilala po sa iyo, dakilang Diyos. Amen. Lahat ng mga nakakaranas ng kakapusan, Lord, remember their needs. Mag-open ka ng mga opportunities for them to be helped. For them, O God, hallelujah, ay malagpasan ng kanilang mga financial trials. Lord, ang mga na-stroke, touch mo po ang kanilang katawan na na-apekto ng stroke. Gigising kami isang araw, kami po ituluyan. Thank you for blessing, Brother Ronald. Thank you for blessing, amen, Sister, hallelujah, Mary Jean, maging Panginoon. Yung blessing na inaantay namin ni Sister Violi. Lord, ano mga balakid, we come against it right now. Sinasaway namin ang mananakmalang gusto na ang gawa ng kaaway na sulutin ang pagpapalang ito. Takot ang jablong ito na mapagpalang church because of this blessing. And Lord, help us to keep our relationship towards you. Turuan mo kami palagi, Panginoon, na palaging maglingkod ng tapat para sa kaluwalhatian ng iyong banal na pag. Again, salamat po Diyos sa araw na ito. Mahal na mahal ka namin, O Diyos. Tanggapin mo aming pagpupuri. Tanggapin mo aming pagsamba. Wala kaming ibang nais. Kundi ang maparangalan ka at maibigay sa iyo ang karampatang pagpupuri. Kaya salamat po ulit. Mahal na mahal ka namin, O Diyos. Sa ilamang lahat ng papuri pa sa salamat, Panginoon namin, Jesus. Amen and amen. We claim it, O God. We claim it, O God. Praise the Lord. So, tayo po'y dumako na po sa pagtatapos ng ating pong gawain. Gawain ang pagpapala ng Diyos ang dumating sa ating lahat. Remember, Jesus saves, heals, bless. Because Jesus. God bless you. Midweek na kami mamayang gabi. Pagpalaan po kayo ng ating. Come on, somebody shout breakthrough!